시간. Chan-chan-chan. Ngayon susubukan natin yung ginagawa ng mga kaibigan natin na nagtatrabaho o gumagawa dito sa bukid. Hindi man natin nasubukan na maging frontliner, yung pagiging backliner, susubukan natin. Hindi natin kung gaano kahirap yung ginagawa ng mga nagtatrabaho dito sa bukid para magkaroon ng sapat na bigas na makakain dito sa atin. Ang mga magsasaka, isa sila sa mga bayani na maituturing ngayong panahon ng pandemic. Dahil sila ay sumusuporta sa atin para may makain tayo sa panahon ng krisis ngayon. Kaya subukan natin maging backliner. Sobrang hirap at nakakapagod talaga ang pag-aararo. Habang lumalalim ang putik, mas bumibigat. Kaya kailangan mahigpit ang paghawak. Dahil kung hindi, tatangayin ako ng araro. Susibsib ako sa putik. Napakasakit sa kamay. Dagdag pang pahirap ang sobrang init ng araw. Ngunit sila. Parang hindi alintana ang tinding sikat ng araw. Maaga akong gumising para magpunta sa bukid. Bago pa man pumutok ang araw, nakita ko mga kabataan ito. Ngunit, kakaiba ang kanyang ginagawa, hindi gaya ng sa karamihan. Hagis tanim po. Hagis tanim lang. Nag-ano po kayo ng panibagong method? Oo. Baka sakaling mag-paklit. Makatulong sa magsasaka. Ano objective? Ang objective nito ay una ay makatipid sa mananim. Pangalawa ay mapalago yung ani. So, at saka yung punto ay yung hindi kami at the mercy sa mga mananim. Kasi pwedeng, kahit ikaw lang, pwedeng ikaw na magkalim sa lahat. So yun yung ibig sabihin. Ay siyan, sana maging successful to. Tapos ito yung bata ko, yan ang magaling na na gumagawa ng ng kama. Para kaya maganda yan. Yan. Tapos, yung ginamit kong mga mananim ngayon, puro bago. Walang alam yan. Wala pang alam yan, pero true instruction. Kanina, ipinakita ko sa inyo ang bagong pamamaraan na naisip ni Kuya. Ngayon, ito naman ang traditional na pagtatanim.
Hinugihita ng linya ang pitak upang sundan ng mga magsisipag tanim. Ngayon, ang susubukan ko naman ang pagtatanim. Sabi nga nila, yanay ko na sila. Ang magtanim ay dibiro. Pa doon. Kasi, maano eh. Madilim. Pag dito. Dikit ka rin eh. Dito pag ganon. Hindi, tutulong ako dito. Doon, sa ano. Yan, sa buhay ang... Sundan mo yung preo. Yung may tanim na. At dahil first time ko magtanim, napakabagan. Ang hirap pala. Simula sa paghihimay ng palay para ibaon dito sa putik. Ngunit sila, para mga nananahilang, ang bibilis ng mga kamay. Nakakamangha talaga ang kakayahan ng mga magsasaka. Ayan na. Nakulok na ako. Hindi ko na alam kung saan ako dadaan. Kung saan ako lalakad. Hindi ko na malayan na napuno na pala ng tanim ang paligid ko. Sila parang hindi nangangalay ang mga balakang at ang likod. Ang bilis magsipagtanim. Ito namang isang grupo na to. Hindi alintana ang pagod sa ginagawa nila. Masaya pang mga nagkukwentuhan at nag-uusap. Ngunit maswerte pa rin ako dahil hindi ko naranasan ang mainit na sipag ni Haring Araw. Huwag mo lang kakapalang pre. Isa-isang puno lang. Yan. Iniisip ko nga paano kung matindi pang sikat ng araw. Dagdag pang pahirap sa mga magsasaka. Sa sandaling oras ng pagtatanim ko, nakaranas ako ng pangangalan ng balakang. Oo! Salamat po! Malalim ito. Hindi pre. Ang ganda dito. Hindi. Ano?
Nalik ka pa sa iyo, eh. Mahirap pala yung mga ginagawa niya. Bukod sa sobrang init ng araw, mabigat din yung araro. Hindi mo naman pwedeng hawakan ng magaan lang, tatangayin ka. Kaya believe talaga ako sa mga magigiting natin magsasaka. Kaya tayo mga KFT, pahalagahan natin bawat butil ng bigas. Dahil simula sa pag-aararo, pagtatanim, paggapas, pag-iik, pagbibilad at babayo ng palay, sobrang hirap ng dinaranas ng mga magsasaka natin para magkaroon ng bigas sa pamilya, para meron tayong makain. Kaya saludo talaga ako sa mga magsasaka natin. Salamat po sa inyo. Chan chan chan! Ito ang pagtubo ng bagong pamamaraan na haggis tanim. Ito naman ang tradisyonal na paraan, ang lipat tanim.